Shoutout sa mga nagtatanong kung paano magpalit at magdagdag ng battery sa Bluetooth speaker. Eto, at panoorin. Hello guys, welcome sa Noise and Gadget. Ito, magdadagdag tayo ng battery ng Bluetooth speaker. Ito at 18650 na may value tayong, ayan, makikita nyo, at 3.7 volts, 3000 mAh, ayan. Oh, really? At ito po yung 8802F na audio bob na dadagdagan natin ng battery. Ayan siya, at bubuksan natin para dagdagan ng battery. Kaya watch lang kayo. Mag-subscribe, like and share. Ito, tanggal na yung apat na tornilyo. Yung apat na tornilyo yan ay dito nyo tanggalin. Dito, dito, sa mga bilog na yan. Yung apat na yan, dito nyo tanggalin yung apat na tornilyo. Ito, at bubuksan na natin para makita nyo ang laman sa loob. Ayan. Ayan, binuksan natin, makikita nyo na dalawa, meron lang siyang dalawang battery, okay, na 18650, at meron siyang lagayan doon ng battery. Ilalagay natin tong apat na to. Bahala na kung saan natin mapagkasya, dito na lang, idikit. Ayan, gawin muna natin tong circuit na to. Pero bago yon, check nyo muna yung battery kung siya ay series or parallel. Ito guys, tinester natin yung voltahe lumalabas dito sa battery. Ito ay naka-parallel, ayan, kasi 4.3 volts, full charge yung battery. Dalawa lang siya kasi kung ito ay naka-series ay dapat ay ito ay nasa 7.4 or 8 volts may git. Pero 4.3 lang siya, ibig sabihin naka-parallel siya. Kaya gagawa tayo na naka-parallel na battery. Ano gumawa na naka-parallel na battery ay ito. Bali, yung positive nito, yan yung positive nitong dalawang ito ay pagkasamahin, at yung negative pagkasamahin din. Ganun din yung kabila, positive, positive, negative, negative, gamit ang wire. Okay? Let's go. Ayan ang aking gawaan, pasensya na sa kalat, makalat talaga. Okay, gawa na yung battery, bali pinagsambulang yung positive at yung negative at itatap natin doon. Ganun din yung isa, positive at negative. Ganyan ang parallel connection. Okay, ipaparallel na siya, ipaparallel pa natin dito, ipaparallel din natin doon. Nagkakabit ko na yung battery at itatap lang natin dito. Lagyan nyo ng glue gun. At wala tayong pandikit na kulay itim, kaya glue gun na lang. Medyo gandaan nyo lang ang pagkaka-glue gun para maganda ang kapit. Ay, dito na lang natin napiling pwesto. Bali, idikit na lang natin yan. Isa, ito yung stock battery. Ito yung idadagdag natin na apat na battery. Negative ng isa, itap nyo lang sa ground. Huwag nyo lang itap dito sa pinakang negative ng battery kasi meron po siyang BSI. Baka hindi kayanin ng BSI yung apat na battery ang idadagdag nyo. Kaya direct nyo na siya sa negative. Kasi karamihan BSI sa negative nakakabit. Yan. Hinang nyo na lang dyan yung negative. Okay guys, ito yung battery. Yung negative, pinagsama lang natin ang negative nito at tinap natin sa ground na lang. Gaya nasabi ko kanina, dyan nyo na itap sa may ground at huwag nyo na ikabit sa mismong top ng battery na negative nito kasi may BMS siya, baka hindi kayanin ng BMS. At yung positive, pinagsama din natin yung output ng dalawang positive nito na nakaparallel at positive din ito, ayan, at magkasama siya at kinabit na lang natin siya sa switch doon sa bago pumasok ng power sa switch, ayan. Bale, hindi natin muna kinabit tong original stock battery niya at para matesting natin kung may power pa rin siya. Okay, let's go. Ito, pa-power on natin. Hindi natin kung mabubuhay. Mag-subscribe kung hindi pa. Ayan, nabuhay pa rin siya. Ibig sabihin, ay okay yung gawa natin. At saka natin i-add yung another battery. Bale, meron siyang 2, 4, 6 na battery. Umaasa ako na nakapagbigay impormasyon sa teardown, magbigay tulong at pagkukumpara bago kayo bumili ay nakapagbigay ideya sa consumer. Salamat. Like and share. Nakapit na yung battery niya at bali 6 na siya. Okay, ganyan po pagkakabit ng battery na pagparallel sa Bluetooth speaker. Ayan, 8802F. Okay guys, at napansin ko wala siyang Twitter. Ayan, nakita nyo. Yung iba kasi may Twitter, ito wala.
Nilagyan ko lang siya ng Twitter na ganito, yung mumurahing Twitter na nabibili sa yan, yung mga high efficiency na yan, yung mga Twitter na pangkaraniwan lang. Kinabit ko lang siya sa isa sa mga parallel, pinaralel ko lang din siya doon sa isa sa mga speaker na connection, at ikabit na lang natin doon yung isa doon sa butas na yun, at pamamagitan ng glue gun. Okay, glue gun na lang natin. Mag-subscribe kung hindi pa. Like and share.